Good morning mga kabayan. Gusto kong ipakita sana yung pang-araw-araw na nakikita sa loob ng pamamahay. Mula sa kama pagkagising hanggang pagkape at pamamasyal sa bakuran. Ito nga pala yung maliit na upuan ko at lamesa na aking ginawa galing sa kawayan na aking binili. Dito ako nagkakape at nagsulat-sulat ng kung ano-ano para sa mga gawain, mga papers na kailangan ipasa. Ayan din ang aking charging area. Gawa rin sa kawayan ang patungan. Ayan. Ito gawa ko rin yung patungan ng paa. Isang lumang puno ng akasya. Binaong ko para mapagpatungan habang nagkakape. At ito nga pala yung aking nakikita sa tuwing ako ay magigising at lalabas upang pagmasdan ang mga tinanim kong mga halaman. Sa umaga po yan. Yan ang nakikita ko. Isang payak na pamumuhay na kailangan kumayod para maging produktibo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang napapalibutan po ako dito ng mga tanim kong papaya. May dalawang klase akong papayang itinanim dito. Dalawang variety. Isang royal red at isang variety ng sinta. Ganon din naman yung sitaw, isang punggok na native at saka isang paba. Ito ngayon nakikita natin ngayon sa video yung blue ternate. Yan, ginawan ko siya ng arko. Yan. Yung maano daw ito, mabisa ang gamot. Minsan ginagawang tsaa, kinakain ng sariwa o kaya inahalo sa sinaing, nagiging kulay blue. At marami daw benepisyon na kukuha dito. Sa susunod na lang na mga video ko, itatalakayan natin kung ano yung mga nakatanim dito. At saka papakita ko rin yung kabuuan ng bahay mula sa labas para makita nyo kung saan ako nakatira at mamuhay bilang isang ordinaryong taga-Nayon lang. Ayan. Mga pananim na hindi mo magagawa kung ikaw ay nakatira sa Manila or sa parisukat na establishmento. Okay, hanggang dito na lang po muna. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video ko. At kahapon kagagawa ko lang ng personal YouTube para at least kahit na paano makokontrol ko yung video. Ayun nga pala yung aking motor, nagagamit sa pagkulang ako ng mga kailangan dito, ginagamit ko papuntang palengke kaysa mamasahe, napakamahal sa taas ng gasolina. Sige na po, bye.